karaniwang diagnostic test ang chest x-ray. Meron sa atin yan, di ba? Sa ating annual physical exam. Mabilis, walang sakit, at pwedeng matukoy po ang ilang impeksyon at kondisyon sa baga. Kasama ko naman ngayon si Dr. Chester Mansia. Kada kailan nga ba, Dok, kailangan nagpapa-chest x-ray? Magandang umaga po, no? Ang x-ray po talaga, karaminan po or kadalasan po ginagawa natin kapag ang mga pasyente po may mga nararamdaman na pong mga sakit, usually po, kadalasan, ubo na lumalagpas po ng isang linggo. O kaya rin po may mga paninikip ng dibdib na biglaan na parang may mga nakadagan po. Pero kaya sabi mo, din, kahit wala kang nararamdaman, pwede din. Pwede rin po magpa-x-ray kung wala naman pong nararamdaman po, kung kasama po sa mga procedure po para sa mga pre-employment or sa mga annual physical exam din po, part din po siya ng mga diagnostics na tinitingnan kasi meron po tayong pwedeng makita sa x-ray na hindi po natin na papakinggan sa likod po ng baga natin, no? Kapag nag-auscultate tayo, doon po natin makikita kung anong meron na hindi namin napapansin sa I was about to ask, Doc, ano ang makikita sa chest x-ray? Makikita ba kung may parang spots ang meron baga? Meron po. Ang mga pwede nating makita sa x-ray, no, is yung mga balat po or peklat. Minsan din, meron kami tinatawag po ng mga densities. Pwede po kasi na ang mga sakit po ng pasyente na hindi na nagmamanifest po, no, pwede pong may tuberculosis po na makikita pong mga peklat doon, or kung tinatawag po namin mga densities po, no, pwede rin po namin mag-entertain ng pulmonya. Meron din po kami nakikita po minsan na tumatagas po ang mga dugo or minsan po may mga tubig po sa loob po ng baga. Ayun. Nakikita rin po sa x-ray. Kaya importante yan. Ano? Kasama din po natin si Ma'am Selena Sabado. Yes. May dinadaing nanay. Anong, bakit kayo kailangan magpa-chest x-ray? Kasi po, hindi tumitigil yung ubo ko at saka nahirapan po akong huminga kung minsan. Oh. Madali po akong mapagod. Ilan taon na po ba kayo? 59 po. Ah, hindi halata ha. Parang 58 lang po kayo na. Thank you for the compliment. So, kayo may nararamdaman ng konti. Opo. Para masikip ang hinga. Nahirapan po talaga ako. Kahit gabi, hindi ako makatulog kung minsan. Eh, yun man nagyuyosi. Anong, may bisyo ka ba? Nagyoyosi po. Nagyoyosi. Anong trabaho niyo? Minsan, wala po. Sa bahay lang. Sa bahay lang. Maka may manalalanghap ka rin mga pulusyon. Siguro po. Dahil sa pagluluto. O, pwede din. Yung mga uso. Kahoy bang ginagamit mo? Minsan po. Minsan. Okay. Magamit kami ng kahoy. Ayan. So, mamaya, hindi kasi pwedeng kuhanan, Ate B, ang x-ray dahil isasara kailangan ng pinto. Pero siguro, para mamuestra lang, paano bang pinapahubad ba pag nag-chest x-ray? Or usually po, no, pinapasuot po namin ng mga gown po ang pasyente ganyan sa x-ray kasi as much as possible po, yung likod po medyo exposed. Yun po kasi yung tinututukan po nung sa x-ray natin, no. Tapos kapag magpapa-x-ray po, wala po dapat na kahit ano pong mga nakasabit po sa leeg. Alahas. Kaya mga alahas po. Lalo na yung mga necklace po na medyo metal, mga gold po, bawal din naman po yun, no. Simple procedure lang naman po ang x-ray, bukod naman po doon, wala naman po mga dapat ipagbawal or mga dapat pang ipaghanda. Hindi katulad po na pag kumukuha tayo ng dugo. Pero kung mga sakali, buntis do, bawal. Oh. Bawal po sa mga buntis sir ang magpa-x-ray. Usually po kasi radiation po ang tumututok sa atin, no. Bawal po sa mga hindi pa po pinapanganak na bata ang radiation kasi pwede po maging abnormal po paglabas ng bata po. Yung may mga pacemaker, pwede po magpa-x-ray? Pwede po magpa-x-ray yung mga pacemaker po. As long as po sinasabi po sa technician or sa doctor po beforehand na meron po silang pacemaker para po makita talaga kasi baka po bigla na lang magulat ang mga technician po na paglabas po ng plaka ay bakit po may ganyan sa dibdib na hindi po nasabi beforehand po ng pasyente. Ayun, yung may COPD. May mga COPD po, saka mga history po ng hika po, saka mga pulmonya. Sila po talaga dapat po pinapa-x-ray lalo na kung lagpas na po isang linggo or dalawang linggo ang nararamdaman nila. Ayan, so sa mga kababayan natin na mga nanonood, kung kayo po ay may ubo, parang may smoker's cough, si nanay doon nag-iyosi, anong pinaka-reminder ni Doc? Reminder po natin, no, na sa ganyan po, as much as possible po yung mga bisyo dapat natin ipagpaliban muna kasi talagang nakakasira din po ng bagayan, no. Pero kung sa x-ray naman po, bukod po sa radiation, wala naman po dapat ikabahala ang pasyente kasi safe naman po ang pagpapa-x-ray. Maraming salamat, Dr. Chester. Nay, good luck sa inyo na ya. Wala sakit yan, less than 1 minute, tapos na, di ba, Doc? O, kayang-kaya mo yan, ha, si Nanay Selena po.